Pasok na tayo. Ka lang magkakamali dahil dyan ka, oh. Hulog ka dyan. Ha! Ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas! Sa wakas, bumalik na tayo ng Mindanao. Yung padiretso yan ng Victoria, Laguna. Tapos dito tayo sa Kalawan. Kalawan yata ito, hindi ako nagkakamali. Alright, so maayong udto kaninyong tanay. Tanghali na! O, alas 12 tayo umalis. At joke lang, ha. Baka maniwala kayo, hindi pa tayo pupunta ng Mindanao. Namiss ko lang talaga ang Mindanao. So ngayon nandito tayo sa way going to Quezon. O, papunta lang tayo ng Quezon ngayon. Specifically sa Zigzag. O, sa Bitukang Manok. Sa Chicken Intestine. Pupunta tayo doon. Pasensya na kayo at short notice, biglaan lang kasi ito. Simula Santa Rosa hanggang Dos Baños talagang matraffic. Kaya yung mga dadaan po ng Laguna, no, kung dadaan kayo dyan, kung hindi naman importante yung inyong lakad, huwag na kayong makidagdag pa sa traffic kasi sobrang sikip talaga ng daan kasi merong ginagawa. So hopefully, no, makatulong yun sa susunod. Lumuwag yung kalsada kung magawa man yun. Alright, so marami tayong na-miss sa probinsya, no? Miss na miss ko na ang probinsya talaga, ang Mindanao. Yung mga pagkain, yung lugar. Eh, ito iniisip ko, nananariwa yung nananariwa yung mga panahon na ako ay bumaybay sa lugar na to. O, madaling araw ko to binaybay nun, eh. Kaya tayo pupunta actually ng ano, Zigzag. Kasi nung dumaan ako doon, papunta ng Mindanao, madilim pa. Alas 5, madilim pa. O, hindi natin masyadong nasilayan ang ganda ng Bitukang Manok. Tapos nung pabalik naman ako, galing na akong Mindanao, pabalik dito sa Luzon, nadaanan ko naman yan gabi. I think dumaan ako dyan mga alas 10 ng gabi. So sobrang dilim. Ah, ganda, o. Oh. Eh, itong mga tanawin na to, wag lang mag-alit sa akin yung mga taga Laguna. Itong mga tanawin na to, walang wala yan sa mga tanawin doon sa Mindanao, kaya talagang nakakamiss. Na-invite tayo ng team KYT Quezon, no? Chaong specifically. O, shoutout po sa mga KYT user dyan, KYT Philippines. Ayan. O, no to brand war po tayo, ha. Shoutout po sa lahat ng mga naka-helmet. Kahit anong brand ng helmet mo, ang importante po ay matibay. Ang importante yung kaya kang iligtas in terms of accident, kapag ka meron kang accident na na-encounter. It's just so happy na KYT user po tayo at meron tayong patch sa ating vest ng KYT Philippines. Kaya, ayan, shoutout po sa lahat ng KYT Philippines dyan. And I would like to shoutout din pala sa ating ACP Laguna, sa ating pamilya dito sa Laguna, dahil nandun sila ngayon sa Bicol. They are conducting a relief operation sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. So shoutout po. Pasensya na at hindi tayo nakasama sa kanila dahil eto, nagkasabay-sabay nga po ang ating schedule. We are with them in terms of prayer. So sana maging safe sila at maging successful ang kanilang relief operation. Guys, naglalaway ako.
Naglalaway ako sa harap ko, yun, no? R15. Sarap niya, no? Ang daming R15. Sana all. Balang araw magkakaroon din tayo niyan. Ang pangarap ko talaga na motorsiklo yung ano, yung R1 eh. Yung R1. Oh, malay mo naman, 'di ba? Wala namang masama mangarap eh. Ang masama kapag hindi ka na nangarap. O masama rin kapag ka nangarap ka pero hindi ka naman nagsisikap, no? Ang dami oh. Sarap lang tignan. Kasi yung pera. Tawa ka na lang. Alright, nga pala guys, no? Every time na magbablog tayo, kukuha ko ng isang makabuluhang tanong at sasagutin natin sa bawat vlog natin. So, simulan natin dito sa vlog na to, no? Kasi merong nag-comment at newbie daw siya. Ang tinatanong niya ay ito. Ano daw ba yung may sasuggest ko na gears o helmet bilang isang newbie? Alright, so bago natin sagutin yan, meron lang akong ikikwento. This past few days, no, dahil nasa Facebook page nga tayo ng mga rider, marami akong nakikita na mga nadidisgrasya. Ang difference lang ay marami ang nadidisgrasya na namamatay, tapos most of them ay walang helmet. Sa lahat po ng namamatay dahil sa motorsiklo, 90% po doon ay hindi naka-helmet. O marami actually dyan, makikita mo, namatay sa pagmumotorsiklo, walang helmet, masasabi mo na kung naka-helmet lang to, hindi to mamamatay, no? Siguro, alam nyo yung ibig kong sabihin. O sagutin na natin yung tanong. Sa bahay, meron po akong tatlong helmet. Merong nutshell, merong half face, at itong suot ko ngayon, itong full face. Siguro naman, hindi na natin kailangan i-explain pa kung bakit at alin dyan ang pinaka-safe na gamitin. Oh? Alam nyo po ba yung 90% na namatay na hindi naka-helmet? Alam nyo kung ano, gano'ng kalayo ang distansya nila sa kanilang pinanggalingan? 10 to 15 kilometers lang ang layo nila. So ito yung mga tao or ito yung mga rider na nagsasabi, o malapit lang naman ang aking destinasyon or ang aking pupuntahan, hindi na ako mag-helmet. So masyadong naging kampante. Alam nyo po, ang disgrasya, hindi po natin alam kung kailan yan mangyayari. Okay lang na hindi na kayo magsuot ng full gear. Huwag na kayo mag-padded jacket. Huwag na kayo magnipad. Pero sana naman yung helmet, isuot nyo. Alam ko na may time talaga na nakakatamad, lalo na kapag kamalapit lang ang pupuntahan mo. Pero that will save your life. Kung naalala nyo yung kwento ko, kung nung nadisgrasya ako, ito, pakita ko sa inyo yung helmet ko. Ayan o. Oh. Ayan yung tama ako. Ayan yung nangyari sa helmet ko. Paano na lang? Kung hindi ako naka-helmet nun, malamang sabog yung bungo ko. Biruin mo, naka-helmet na ako niyan ha. Pero nagkaroon pa ako ng short-term memory loss. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi eh. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng short-term memory loss. So, alam nyo na, magsuot kayo ng full-face helmet. Full-face po, yan yung pinaka-safe. Kaya, Boss Poy Poy, sa tanong mo, Boss, nagkaroon ka rin naman ng motor, bumili ka po ng helmet. Yung guaranteed na ikaw ay isi-save. Pagdating naman po sa gear, ayan, naka-full gear tayo ngayon, ayan. Naka-gloves tayo, naka-full gloves, padded jacket. Tapos yung shoes natin, yung sakop yung ankle. Ganun po dapat ang suot palagi kapag lalo na kapag malayuan ang biyahe. Marami akong nakikita na ang pupugi ng motor nila pero yung helmet nila, pipitsugin. Okay lang na pagandahin natin yung motorsiklo natin, pero huwag dating kakalimutan na yung motorsiklo natin, hindi yan tayo isi-save pag tayo ay sumemplang. Yung mga accessories, yung mga gold bolts, yung mga yayamanin, hindi tayo isi-save niyan. Wala niya ang mal-mal ng gold bolts eh, 40 isa. Maliit lang yon. Eh ang helmet, yung meron 3,000 quality na. Dadagdagan mo ng konti kung gusto mo mas pogi, oh yan. 4,000, 5,000. Pogi na. So, wag po natin titibirin yung sarili natin in terms of safety, okay?
So yun lang po yung masasabi ko, yung sagot ko tungkol doon sa tanong na yan. Alright, so tapos na tayong mag picture. Ayan yung mga picture natin. O sariling sikap. Ayan o, checkpoint. Ayun. O busina lang kay Bossing. Tumango lang si Bossing, no? So nakapasok tayo dito sa Quezon, wala nang checkpoint. O may nakabantay sila doon pero hindi na tayo pinara. So I think ganun na. Hindi ko alam sa mga kasama natin na nandun sa Bicol ngayon, no? Kung meron silang travel pass. Sa tingin ko wala na. Kasi relief goods naman yung kanilang pupuntahan. Alright. So dito daw kami magkikita sa McDo. O nakamap pa rin ako, no? Kasi hindi ko pa kabisado itong daan na ito. Dumaan kasi ako dito nung nakaraan gabi yun eh. Nung umuwi ako. Going to Mindanao. Gabi. Alright, so update na lang ako sa inyo mamaya. Andito na tayo sa City Mall. Dito daw kami magkikita. CBR yun eh. CBR. Ayan. Ayan yata siya. Ayun, ito na nga. Hindi na ka pa? Ay. Hindi, kararating ko lang. Kararating mo lang din? Kumain ka na? Hindi ka pa. Tapos na. Tapos na. Gusto mo ba kumain muna? Hindi, kumain na ako sa amin. Oo, sige. Shoutout mo muna ang mga taga, ano, KYT Quezon. Shoutout ka po pala sa KYT Quezon, lalo sa aming president, Sir Andrew. Alright. Takbong ano lang. Takbong 50. Ayan yung motor niya, oh. Ayos yan, KYT. Oh, shoutout sa mga KYT natin, ano dyan, ha, kasama natin sa KYT. Kasi pagpasok namin dito kanina, wala niya, umuulan. Eto na. Kasi hindi mo alam kung saan ka ba dadaan. Eh, syempre, hindi ko lang ito. Nakakalino. Okay na, kuhanan kita. Sige na, para mas maganda. Dalawang naka CBR, iniwan ako. Putik na yan.